Hello po, ako po si Eliza, kapatid po ko ni Arvin. Sister-in-law ko po si Ate Lerma. Kung kami ho ay pahihintulutan, ma'am, dito tayo siguro para at least hindi ho tayo daan-daanan. Kami tam labas-labasan. Okay. Dito ho sa mga nakikinig, sumubaybay dito ho sa kwento ho ninyo. Gusto hong maunawaan eh, no? Kung paano ho humabot dito ho sa masaklap na balita na kamatayan ho ng pag-asawa. Mayari nga pong ikwento kayo kami na anong pagkakaalam ho ninyo sa buhay ng iyong kapatid bilang isang online seller, paano yung takbo ng buhay nila at paano din yung relasyon nila dito sa mastermind na hindi naman iba pala sa kanila. Bali po si Ate Lerma po kasi nung nag-start po siya sa online selling business po, doon niya po nakilala po yung wife. So, 2017 pa lang po, magkakilala na po sila. Yan, nagtutulungan-tulungan po sila. Si Ate, since po, siya yung parang usually po na nagiging RD po ng mga products, tinutulungan niya din po yung wife na kapag po wala po siyang mga stocks, parang nire-redirect po sa kanila. So parang tulungan po talaga yung nagiging relationship nila hanggang sa maging friends po sila. Tapos yun, napangasawa niya po si kuya, parang naging family po sila, pupunta po nga po sila sa mga family gathering, nami-meet po nila mama at papa, ganun. Tapos yung recent nga po, sir, kung nakita niyo po sa balita, yung ano po, nagpadala pa po sila ng lechon nung birthday pa po ni mama po ni Ate Lerma. So parang hindi nyo po, parang hindi ka magkaka-idea na gano'n na po pala yung iniisip po nila sa mga kapatid po namin. Sino yung nagpadala ng lechon? Itong mag-asawa, itong si Anthony at saka yung, ang pangalan ng isang babae? Yung mag-asawa. Ibig sabihin, si Anthony? Opo, si Anthony. Si Anthony. Ang asawa po niya, opo. So nagbigay ng lechon po na belly. Kailan lang yun? September po, 2024 man. Okay. At dito sa kwento na kasi ang bilis ng mga pangyayari, sabi nitong mga nakasunod sa inyo, ano, yung mga malalapit na kaibigan at sabi nga ng nanay mo kanina, hindi nila sukat akalain na sila yung mastermind. Paano yung senaryo nung binarin ito at syempre may lamay? Paano yung naging senaryo? Bali po, nung nabalita nga po na namatay sila kuya, na pinagbabaril po sila sa Mexico, yung pong wife, nag-message po siya dun sa kapatid po ni Ate Lerma, tinatanong kung saan po yung burol. So wala man po agad na, usually, di ba, magkocondolences muna, nabigla, ganun, pero siya agad nagtanong po sa burol. Tapos nagsabi pa po siya na magpakatatag daw po kami. Mm-hmm. Tapos after pa po nung, after po nung, ganun, nalaman niya kung saan yung location, pumunta po talaga sila. Tapos yung babae po, nakikipag-usap sa mama ni Ate Lerma, yung lalaki ayaw pong pumasok sa, sa loob. So yung babae nagagawa pang makipag-usap? Opo, nakikipag-usap pa. Anong binabanggit niya? May pagkakataon ba na nakausap mo? Hindi ko po eh, kasi iba po yung mga nakakausap ko. Yung majority po na nakausap niya po na yung mama po niya, ni Ate Lerma. Tapos nga po sabi pa po nila na yung mga may pagkakautang, tignan din daw po, ganun. Tapos syempre para makatulong daw po sa mga gastusin, ganyan, singilin daw po. Tapos kung sino pa po talaga kung nag-a-advise, siya pa po pala talaga yung gumawa. Kaya po, very unimaginable kung paano po nila nasikmura na nakikita po nila umiiyak po yung mga magulang po namin, pamilya po namin. Tapos parang naghuhugas kamay pa na parang, yun po, parang di ko po alam kung paano po nila nasikmura lahat yun nung pumunta po sila. At dun sa postura, gesture nitong mga to, yung babae magaling magkunwari, yung lalaki nagawa man tingnan yung bangka, hindi? Hindi po siya pumasok talaga. Niyayaya pa po ng kapatid niya, ipasok ka para makita mo sila, ayaw daw po niya. Tapos medyo ano po, observant nga daw po, nandun po siya sa buwan. Ngayon ho na ang binabanggit ho ng Philippine National Police, case closed na to. Kayo hong pamilya, paano ho ninyo hinaharap itong hamon na to? Para po sa amin kasi unang hakbang na po ito para po makamit po namin yung hustisya at hindi po kami titigil hanggang po sa magkaroon po ng karampatang parusa para po sa kanila kasi buhay po yung kinuha po nila sa amin at abang buhay po namin yung
mararamdaman yung sakit na nawalan po ng mahal sa buhay. Lalo na yung anak po nila na nawalan po ng pagulang po. Kauman hinuni nyo at hindi lang po ang CLTV 36 ang nakikiramay po sa inyo, kundi itong marami po na ating kababayan na eto at nagpapadala po ng mensahe. Ano, at alam po nila kung gaano kabigat ang maulila. Pero sa senaryo, mga kaibigan, na ito po ay bunga ng karumal-dumal na krimen at hindi pa po iba sa kanila. Yung pagiging magkumpare ng kapatid mo at nitong mismong mastermind, paano yung nakita mong relasyon sa dalawa? Wala ka bang nakitang problema o yung samahan ba nila talagang, kumbaga, maituturing na best friend yan? Dahil kasama sa negosyo eh. Opo, close po kasi sila, lalo na kapag po bibisita sila sa bahay, pagluluto pa ni ate. Tapos, pag-alaman ko pa po na since nga po may problem po sa health yung babae, tutulungan pa daw po ni ate yun sa pagpapadoktor. Kaya po, kung masama po yung relationship nila, hindi po gagawin yun ni ate. Yung nag-offer pa po ng tulong po para makaano pa po sa dun sa medical condition po. Kaya po, hindi ko po maawari kung bakit habang iniisip po ng ate ko na tulungan siya. Yun po yung pinagpaplanuan po nilang gawin sa mag-asawa. Gano'ng kabukas ang kapatid mo sa problema pinagdadaanan nila sa negosyo? May nababanggit na ba talaga na problema doon sila sa mga nangutang sa kanila? Hindi po sila nag-mention po ng mga ganong klaseng problema kasi usually po kapag po bonding time, gusto po nila masaya palagi. Pero nung nakausap ko po yung kasambahay ko, yung kasama po nila sa bahay, sabi po niya yung umaga po na yun, parang seryoso po sila usually kasi si kuya maingay po siya. Parang masaya, yung si ate din, ganon din po. Pero yung araw po na yun, parang may weird po na katahimikan po habang kumakain sila. Yun isang linggo bago mangyari yung pamamaril? Hindi, yung araw po na yun. Ay, yung mismo, sila yung mismo araw? Opo. Okay. Pasensya na at naiunawaan ko din kapag kinukwento natin yung mga bagay na pinagsamahan natin sa mahal sa buhay, lalo na pagka namayapa na sumasariwa, masakit. You know? Pero itong kwento ninyo, talagang ang dami rin kapupulutan ng aral. You know? Hindi naman sa para halukayin ang buhay, yun yung personal. Pero dito sa usapin ng utang, at dahil naging bukas ito sa publiko, mga kaibigan, may pagkakataon na nag-post sa kanyang timeline ito pong babae. Ano? Nabasa mo rin ba yon? At nasundan nyo rin ba yung problema nilang sa mismo sa social media? Talagang ipinapakita yung kanilang problema o sinasabi yung kanilang problema? Yung mga naglabasan po ng mga screenshot po ng post ni ate, yung dun sa parang message po about utang, ganyan. More on ano po lang kasi siya, parang mga advice or what. Pero wala po siyang personal na tinatag or minamention dun sa tag. So parang typical po kasi sa business yan na may mga nagkakautang sa kanila. Pero hindi po to the point na may... Sige po. Bitawan muna natin itong ating panayam at dumating na si Governor Dennis Delta Pineda dito ho sa kanyang tanggapan at sa atin pong nakikita ho ngayon, ano, na tayo ho ay pumapasok sa opisina ni Governor Dennis Delta Pineda.